Hey guys, welcome back for another video. And so for today's vlog, wala akong ipi-future na kahit anong product sa inyo. So I'll be skipping for that moment muna. So yun nga, and for today's video nga, I just wanted to share my journey sa aking university ko, which is the University of Hawaii at Mānoa. So yun yung aking university ko. Sorry guys, if there were a lot of background noises, so please bear with me. Huwag kayo mag-alala guys, kasi syempre hindi ako mag-i-English muna. Hindi ka guys sa mga previous videos ko na syempre pa English ako na ano, na yung sa ano, sa mga American Express credit cards that I have. Kasi ang reason ko nung gusto ko rin matulungan din yung ibang international students who wants to get a credit card. Hindi ko naman talaga pinupo siya kumuha sila. Pero ang maganda kasi nun is they're building their credit history dito sa US. Yun yung ano ko nun. Syempre, not all times kuha tayo ng kuha ng credit card up until na one time pambayad. So, yun. Ayun na nga. Wala man akong product feature muna for now. So, yun nga. I just wanted to share my journey with you. So, basically, ayun na nga. Sa dinami ko ng cards, ganito na yung wallet ko. So, papakita ko sa inyo. Just a moment. And may tatakpan lang ako. So, ito yung aking student ID ko sa University of Hawaii at Mānoa. So, yan siya. Actually, dalawa na kasi yung school ID ko. Akala ko kasi nawala ko to. Pero meron na kasi akong isa pang bago. Pero usually, tinago ko lang dito sa drawer ko. So, ayun. Hindi ko na lang papakita yung ano ko. So, ito yung ano ko. Pinaka-active na ID ko. So, whenever magbubus na ako nun, syempre, itatap ko lang to, then you're good to go. Free ride ako kasi student ako ng University of Hawaii at Mānoa. Ano lang siya, may free rides lang ako within the Honolulu lang. So, ayun. So, hindi siya applicable sa ibang islands katulad ng ano, ng Kauai or Maui or sa Big Island. So, ayun. Applicable lang siya sa buong island ng Honolulu or Oahu. So, ayun. I would say. So, yun na nga. So, basically, hindi ko pa na share sa inyo na originally, hindi talaga dapat ako nag-aaral dito sa US or dito sa Hawaii mismo. Kasi from the past videos that I uploaded, ang shinare ko lang siguro yung paano ko ano pumasa sa ganito sa dito sa ano ko sa university ko, and then paano ko, ano yung mga naging experiences ko during the English proficiency exam. Ayun na nga, so I never plan to go here sa Hawaii or within the United States. Ang ano ko kasi nun, ang plan ko talaga kasi is sa Europe or even in Italy. Usually, parang yun na talaga yung naging ano ko, naging dream university ko. Pero hindi ko na siya babanggitin sa inyo. Most of the time kasi, since I would say na parang ano, baby pa ako, something like that. Sorry for that word baby. Pero I would say like 8 years old, 10 years old. Syempre meron na akong dream na, I think meron na akong dream school na ano, kung halimbawa hindi man ako pasa sa University of the Philippines, meron pa akong ibang options, which is within the Europe siguro, sa mga ganyan. Ayun na nga, sa Italy or even Germany, I believe, or siguro basta ano, ang pinaka-target ko talaga is sa Italy. And then, yun na nga, for last 2 years ago, yun na nga, nag-take ako ng English proficiency exam ko. So, if you wanna watch that video, hanapin nyo na lang dito sa, ano ko, it's one of my contents here in my YouTube channel.
hindi na rin kasi ako naglalagay ng ano ng do sa may I button or sa description, do sa may description box yung mga link dahil di lang naman sa tinatamad ako. Medyo nakulangan kasi I was killing time na rin kasi. So ayun, parang sinasabi ko na lang din sa inyo na ano na lang, hanapin niyo na lang dito sa YouTube channel ko. Or even kasi gumagawa na rin ako ng playlist ko about sa ano yung mga ganyan eh. So I think madali na lang nyo hanapin yon sa dinami-dami ko nang in-upload dito sa YouTube channel ko. So ayun. Anyways, back to the ano na do sa aking English proficiency exam ko. So ayun na nga, nakapasa naman din ako sa required score kumbaga guys, ah hindi naman sila naghahanap ng perfectong ano eh score, yung parang yung pinaka range lang nila hinahanap nila. So eventually ayun na nga, meron na pinasa ko na yun sa ano sa certain university dun sa Italy. And then naging second option ko na lang din is yun na nga, yung dito sa Hawaii. Actually maganda rin naman din yung offer ng Hawaii pero it's not really my plan. And then ang nangyari noon, syempre sobrang tagal ko nag-antay sa ano na magkaroon ako ng acceptance letter sa ano doon sa Italia, pero grabe hanggang ngayon guys ha, eto na 2 years later wala pa din. Unlike doon sa ano dito sa ano ko sa university, yeah, sa university ko right now, ang bilis, mga ilang linggo lang naka-receive na ako ng email from ayun na nga sa University of Hawaii doon sa admission na congratulations mga ganyan, you're part of the Rainbow Warrior mga ganyan. Tapos ayun na nga, syempre na-shook naman din ako pero nung unang-una talaga hesitate akong tanggapin nung una kasi syempre ang dream ko talaga is Italia, pero since nakatanggap din ako ng yun yung International Merit Scholarship, edi ayun ginagrab ko na lang din yung opportunity ko nun. So ayun na nga, nagrab ko na lang din yung opportunity ko nun, eh nagantay pa rin ako dun sa ano ko, dun sa university dun sa ano sa Italy, pero parang wala pa rin. Ano nangyari? Eh parang malapit na magpasokan nun eh. So ayun na nga, talagang paano na ba to? Mga ganyan. Ito na lang ba yung maging option ko? Mag-aral na lang ako sa Hawaii. Edi okay, I'll just grab the opportunity na lang din. So ayun na nga, in-accept ko na lang din yung opportunity ko dun sa ano, University of Hawaii. So syempre, nasa Pilipinas pa ako noon eh, nag-online classes muna ako noon. Kasi syempre, hindi pa ako makapunta dito dahil yun nga, dahil sa COVID-19 pandemic. Pero since okay na tayo ngayon, syempre mag-ingat pa rin tayo. So anyways, yun nga, hindi ko rin alam kung ano pa yung mga requirements aside from having a passport and even a student visa, I-20, mga ganyan. Tapos yung mga ano, di ba kailangan pa mag-quarantine, mga ganyan. Even though na meron, actually may mga vaccination na rin yung ano, kasi syempre 2021 na eh. May vaccine na rin ako that time. Pero I think may additional documents pa dun. So, ayun. I don't know kung kinakailangan pa ng quarantine dito or something. Ayun. So, ayun na nga. Nakaklase ako nun nasa Pilipinas ako nung ano. I think, ang start ng classes nun would be like, I would say pag dito sa Hawaii is 9 a.m. Tama, 9 a.m. Doon naman sa Pilipinas, gumigising ako ng 2:30 a.m. In order for me to prepare para sa 3 a.m. class ko. So yun yung, pero most of the time naman din na nag-enjoy naman din ako. Kasi parang ganyan din yung naging ano ko eh, sleeping routines ko. Especially kapag ano, halimbawa na gusto maaga na ako matutulog, most of the time kasi parang 7:30 p.m. or 8 p.m. tulog na kagad ako nun kasi syempre may klase pa ako ng 3 a.m. eh. Tapos ayun. So far nag-enjoy naman din ako, especially sa mga naging professors ko lately dito sa Hawaii. Syempre
matataas din sila magbigay ng grades. Although na hindi ako ano, I would say na ano na kahit binibigyan ako ng high grades, sabog pa rin ako. Katulad ngayon, pautal-utal akong magsalita, pero syempre, binibigyan pa rin ako ng ano na ganitong grades, mga ganyan. So, I think hindi naman siguro ano 'yun, important when it comes to ano yung pananalita ko or something, mga ganyan. Ayun na nga. Alam pang gusto kong ano. Syempre nung lumipad na ako patungo dito sa ano sa Hawaii. Syempre first time kong makapunta dito. Syempre na-homesick ako kasi unang-una sa lahat, hindi ko kasama yung pamilya ko. Pangalawa, I need to adjust my life here sa Honolulu kasi syempre iba yung kultura sa Pilipinas at iba yung kultura dito. So I need to adjust myself here. Kung ano man yung naging buhay ko sa Pilipinas, I need to step aside muna. At kung ano yung magiging buhay ko dito, yun muna yung papakita ko sa sarili ko. Tapos, ayun, syempre, klase na nun, first time ko makapunta sa campus. Then eventually, syempre, sobrang ganda. I think hindi pa ako gumawa ng vlog about sa loob ng ano doon sa loob ng campus, pero kasi parang ano kasi siya sobrang laki kasi ng campus ko, para siyang UP Diliman. So I'll try my best to create that vlog as well. So ayun, ayun na nga, balik tayo doon sa ano nung pagpunta ko sa campus. Syempre everything's kasi pagpasok ko pa lang doon sa loob ng classroom, prepared lahat. As in, syempre, matik na may upuan, may whiteboard, tapos ano, parang may nag-iwan din silang eraser, tsaka ano, pens, yun, para sa whiteboard. And then, meron pa silang pa-computer. Each of the classroom may mga computer yan, para when it comes to presentation, doon na lang mag-ano, doon na lang mag-open ng ano. You know what I mean? Pag ano, pag may presentation kayo, instead of bringing your laptops with you, mga ganyan. Pero sa case ko, kailangan ko pa rin ano, kasi syempre, I need to prepare something. If ever I need to revise, something like that, ayun. Unless kung prepare na talaga ako, then ayun, hindi ko na kailangan magdala ng iPad or laptop in order for me to, ano, to bring it para sa presentation. Kasi every classrooms has ano na rin, projectors, ayun, computers, mga ganyan. So ayun, nakalimutan ko lang sa banggitin yung projector. So ayun, so far napaka-enjoyable naman din. I created a lot of beautiful memories sa dito sa naging journey ko dito sa Hawaii. Syempre first year pa lang ako, magsa second year pa lang ako this year. And then what's the funniest thing is that meron ako etong semester kasi ngayon, most of my classes kasi are every Tuesdays and Thursdays lang. Sobrang lumaglag talaga yung schedule ko. Every Tuesday tsaka Thursday lang. Tapos yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ano, sa Monday, Wednesday, Friday, tapos weekends. Well, mostly, pag Friday and Saturday, kinakausap ko rin yung pamilya ko sa Pilipinas. And then, pag Sunday, syempre, nasa simbahan ako para, ano, kailangan ko mag-cantor or kumanta sa simbahan. So, ayun. Mostly, ganun na ngayon naging buhay ko dito sa Hawaii, eh. And at the same time din, I have a lot of friends. Tapos nagpa-follow na rin kami sa ano, sa Instagram, mga ganyan-ganyan. Ayun. At naging close friends pa kami. So, thankfully talaga na ang babait ng mga tao dito sa Hawaii. I thought nga na baka mag-isa lang ako sa buong buhay ko pag nandito ko sa Hawaii. Pero hindi ako nakaramdam na kahit ano. Kasi syempre, may mga kaibigan ako dito sa Hawaii. Although na kahit ano,
hindi ko sila na kasama matagal kasi syempre every semester talagang iba-iba yung ano eh. Unless kung same ano pa rin kami, same courses pa rin kami, so ayan. Pero ayun na nga, nakakamustahan pa rin kami, mga ganyan. How are you, Rayway, mga ganyan. I really love this place a lot. So, ayun, nagkaroon na rin ako ng beautiful memories here in Honolulu. So, napaka-thankful talaga ako sa naging journey ko lately. Although na magsa-second year pa lang ako. Syempre, I just wanted to give you some update, guys, kung ano yung mga naging experience ko dito. So far, wala naman nabubuli sa akin dito. Bakit? Sino ba sila para ibuli ako? Syempre, kailangan ko rin i-defend yung sarili ko din, di ba? So, ayun. Pero so far, wala naman nangyari sa akin ganun dito. So, ayun na nga. Sobrang beautiful lang talaga yung naging experience ko dito sa Hawaii. I'm not going to share with you lahat ng mga naging ano ko, kung ano yung mga naging everyday experience ko as a student. Pero guys, wait lang. Ano ba yung hindi ko na-share sa inyo? Yung when it comes to education system dito sa US. So basically, kung sa Pilipinas, more on memorization kasi tayo, di ba? Pag dito naman sa US, more on reading. As in, kailangan ano, basahin mo yung mga ganit. Tsaka kailangan din logic talaga yung ano mo din when it comes to ano, comprehensive reading. Kasi most of the time, kasi pag may recitation kami, presentation, kailangan talaga logic talaga yung utak natin. Kasi ganun yung education system dito sa US eh. So, ayun. And then, syempre, at the end of the academic year, ano na rin eh, syempre, alam mo ginawa ko nun. Ayun na nga, since natapos na rin kami for the whole year, academic year basically, natapos kami ng whole academic year, eventually, pumunta muna ako sa San Francisco. Syempre, na-miss ko rin San Francisco. You know what, guys? Twice na akong pumunta ng San Francisco. Kasi the first one, nagpunta ako dun nung Christmas break. Tapos nung spring break, ayun, nag-New Year ako. And then, ayun, bago akong bumalik ng Pilipinas for my summer vacation, bumalik pa na ako ng San Francisco. I don't know why. Pero, sobrang ganda talaga ng San Francisco sa totoo lang. Even though na nagsasuffer ako sa sobrang lamig doon. Although hindi naman nagsasnow doon na, pero sometimes kasi ano, napaka-weird kasi ng weather doon sa San Francisco. Sometimes maaraw siya, pero malamig din siya. Tapos bigla na lang nagpa-fog. Tapos minsan umuulan-ulan. Kaya ang weird din ng weather doon eh. Pero so far, napaka-enjoyable naman din. Tapos ayun, bumalik ako dito. Tapos ilang days after, ayun, bumalik pa na ako ng Pilipinas for my 2 months, more than 2 months summer vacation. Kasi syempre, na-miss ko rin yung pamilya ko, na-miss ko rin yung mga kaibigan ko, na-miss ko rin lahat ng mga kabaliwan ko sa buhay ko. Kung ano yung mga kabaliwan ng mga ginagawa ko sa Pilipinas, ayun, kung ano yung ako, ayun, minapalikan ko. Minimemo, parang reminis ko lang yung lahat ng naging memories ko sa Pilipinas. So, ayun. So far, naging enjoyable naman din yung ano ko. Naging vacation ko sa Pilipinas. And right now, I'm back here in Honolulu. Back to my student life again. Tapos, balik ako sa pagiging Rayray na nandito sa Honolulu. So, ayun. Pero marami pa akong plan sa buhay. Especially for this academic year. Kasi may plano akong pumunta ng, I don't know if sa Los Angeles or Las Vegas. Something like that. Tsaka sa ano, Central Washington. So, ayun. So, as far as you know, guys, okay naman din ako. Sana maging ano naman din ako, makapag-survive din ako for my sophomore ano journey ko. So ayan. So I think that sums up my video. So thank you guys for watching. I know na maiksit tayo ng 20 minutes, pero
guys, please don't judge me kung parang iba-iba yung naging flow ng mga sinasabi ko, kasi syempre I'm just adding my extra thoughts about it. Ano lang naman din, maliliit lang naman din yung subscribers ko, so hindi ko naman ina-expect na yung maging ganito eh. Kaya first time vlog lang naman din ako, kaya syempre inaaral ko pa rin naman yung ano, yung sa mga ibang vlogger na maayos yung content nila. Hindi naman yung katulad yung sa akin na minsan pagka mali-mali ako, tapos pautal-utal ako magsabi. So yun, pero thankful pa rin ako sa inyo guys, kasi syempre you were guys there for me, asking a lot of things, kung ano yung mga kailangan nyo. Kasi gusto ko rin naman ni kayo tulungan eh. And then, syempre, may mga nako-comment na very informative, mga ganyan-ganyan. So, I just want to thank you guys for doing that things. So, yun. Ayun na nga, that sums up the video na rin. And I hope na makapag-survive din ako for my second year dito sa University of Hawaii. So, ayun guys, thank you guys for watching, and please follow my social media accounts on Instagram, Threads, X, Laika, at TikTok at RayRayNatics. Tsaka sa ano, tsaka consider nyo na rin mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Yun lang naman guys, excuse me, nabusog lang ako sa kinain ko sa yun. Thank you guys for watching, and I'll see you on my next video, and peace for now.